last year, this year? O ano ba? Sabay na huli natin na nagkita pa pala si Mang Rolly at si Baby Lynn. Valentine's, nagkita po kayo, hindi po ba? Bakit hindi po kayo makasagot, Mang Rolly? Nangako kayo kay Aling Vicky na hindi na kayo makikipagkita. Bakit pa kayo nakipagkita? Nangako rin ako kasi sana hindi na sa magtutungit. Kaso tungit pa rin ang tungit. Hindi po ba kayo natakot at naalarmang pati ang anak ninyo ay nadamay na sa inyo? Kalukadidang? Paano ako matatakot? Gusto ko rin gantihan niya sa anak ko eh. Derek, sa ang tanong, mahal niyo pa ho ba si Baby Lit? Ikaw lang hindi nagpapakita sa akin dahil ka sa Preo, mas mahal ko yung asawa ko dahil sa pinakasalan ko eh. Pero Mang Rolly, merong mga limang segundong huminto kayo nung tinanong kong kung mahal niyo pa si Baby Lynn. Napatingin akong ganun. 1, 2, 3, 4, 5. Sumulyap muna kayo kay Ma... kay General. Bago kayo tumingin dun. Yung totoo, Mang Rolly, mahal niyo pa rin po ba si Baby Lynn? O minahal nyo ba si Baby Lynn? Siguro, parang gano'n na rin. Dahil sa tagal ng parang napamahal na rin. So ngayon, mahal nyo pa rin ho siya? May iba na yan eh. May iba na mga... Oh, nagseselos pa! Ay, Jelly! Paano nyo naman alaman na may iba? Dignan nyo pa yung pasyente na nasa ICU. Diyos ko, ang daming komplikasyon. Di, pag sinusundo ko kasi maraming dahilan na eh. Dati-dati naman pag sinusundo ko. Siyempre. Pinatrabaho yung babae. Ang tanong ko po pa, siyempre, nalaman na ng anak ninyo na si Roldan, kapatid ni Baby Lynn, at si Baby Lynn ay kalukadidang ninyo. Paano po ninyo pinaliwanag sa bata? Ala lang, ganun-ganun lang? Matigas di kasi yung ulo ng anak ko na yan. Palaging wala sa bahay. Siguro oras na para marinig ni Mang Rolando ang damdamin ng kanyang anak na nahirapan din po dito sa naging pangyayari. Narito po si Annabelle Bakaykay. Pasok! Sandali lang! Annabelle, diretsa ang tanong, alam mo ba ang tungkol sa tatay mo at sa kapatid ni Roldan? Opo. Kinausap mo ang tatay mo tungkol doon? Kinausap ko po siya. Kaso sabi nga, problema daw po nila yun. Huwag na daw po makialam. So paanong nangyaring naging kayo naman nitong si Roldan? Pinakilala po kasi siya ng barkada niya sa akin. Ah. Tapos yun po, lagi na po kami magkasama. Mabait po kasi siya eh. Hindi ko po kasi alam na may plano lang pala kung buntisin ako ng eh. Nahal mo din kasi kapatid ko. Alam mo ni Yaya niya, tapos ni Yaya. Okay, sandali lang. Anak, pasalan mo kasama. So anong tema mo sa mga magulang mo, Annabelle? Yun nga po, kasi si Papa nangangabit. Si Mama po laging wala sa bahay. Nagrebelde nga po kasi ako, kasi nga po, ako lang lagi, wala naman sila eh. So sa palagay mo, kaya ka nagrebelde dahil nalaman mo na merong ibang karelasyon ang tatay mo? Opo. Masakit. Yung mga ginagawa nila, hindi nila ako inisip. Mahal mo ba itong si Roldan? Sinamantala naman ng walang hiyang. Napamahal po dati kasi mabait po siya eh. Pero ngayon hindi na po. Gusto sa akin. Palangkaan mo dati yun, hindi na ngayon tsura mo. So ngayon, ang bata, Annabelle, ilang taon na ang anak mo? Mago 1 years old na po sa June. Nakita na ba ni Roldan? Hindi po. Hindi nga, dumadali. Ni magpakita ng ano yun, hindi nga, nanganak ngayon anak ko, dalawa lang kami sa bahay. Mang Rolly, kayo po ay natatahimik. Nakikita po ninyo. At naririnig nyo ngayon ang epekto po ng kaguluhang ang pinagmulan. Kapatid mo na yan.
totoo na sinabi ninyo sa aming research team na hindi kayo hihiwalay kay Baby Lynn hanggat hindi nyo po siya nagagantihan na gusto nyong mabuntis din siya? Oo o hindi? Sinabi nyo po yun? Oo. Sinabi nyo? Yun kung papayag siya. Kung hindi siya papayag, di hindi. Ay, kuya, hindi rin kita mag-get. Hindi ko kinakaya si Mang Rolando. Alam po ninyo, Mang Rolando, bilang ama, kung alam po ninyong ganito nakagulo yung ginawa ninyo, eh sana po'y binalikan nyo ng maayos ang asawa nyo, inintindi nyo ang anak nyo at yung apo nyo at lumayo kayo at hindi na kayo nakipagkita dito sa babaeng ito nitong taon na ito. Kaya ganyan. Ay naku mga kapatid, matapos nating ma-high blood lahat sa narinig nating pagkakakwento ni Mang Rolando, abay, sad to say po, ayoko man pong sabihin, pero lumalabas kayo po ang punot dulo ng napakalaking gulo na ito, Mang Rolly. Kaya nga po, sa pagkakataon na ito, abay tanging trio tagapayo na lamang po ang pag-asa namin dito sa face to face na sana kahit paano po ay medyo magising po kayo at mag-iba po ang mga sinasabi ninyo at sana'y maging prioridad nyo na lamang po ang inyong asawa, ang inyong anak at ganun din po ang inyong apo. So kailan nag-umpisa yung pagre-rebelde mo? Simula po nung nabalitaan ko nagkakabit si Papa. Nakita nyo ngayon yung masamang epekto, Mang Rolly? Nakita nyo ba? Ilang taon ka na? 29. Oh. Ang bubunuin mo kung halimbawa patunayan nila yung yan, verbal abuse mo, 12 years yun, na diretso. Teka muna, gusto niyo ba magkasundo o hindi? Kasi gusto niyo maayos ang pamilya. Kamusta po, Attorney Ben, ang ating naging counseling sa ating mga bisita ngayong araw na ito po? Sana po siyang ay makita nitong magkabilang panig ang kahalagahan na dapat ay maging payapa ang pamumuhay nila. Hindi yung sila ay nabubuhay sa kaguluhan. Nakita natin dito yung kanilang pag-iisip puro ganti sa bawat panig. Sa kalagayan ni Mang Rolando na kung ating pag-aaralan ay sa kanya at sa'yo talagang nagsimula ang lahat ng mga gulong ito. So sana ito ang maintindihan mo na hindi gamot o hindi solusyon ng problemang dinadanas ngayon ng iyong anak dahil sa kagagawan mo, yung palalain mo pa sa pamamagitan ng gumawa ka pa uli ng isang pagkakamali. So sana mapagsikapan nyo at isipin nyo ang lahat ng mga ito, mga payo namin, sapagkat ito ay makakatulong sa ikabubuti ng inyo-inyong mga buhay. Yun lamang. Mahigit 2 taon ko na yata hong sinasabi na ang isang tao ay natututong magmahal at marunong magmahal at nagiging maayos ang relasyon dahil sa kanilang mga ama. Ito ay tinuturo ng kanilang ama. Kaya sana, Mang Rolly, siguro naintindihan niyo kung bakit nagkakaganyan ang inyong anak. Maling pamamaraan ang pinakita niyong pagmamahal. Maling pamamaraan na nang bababae kayo, tapos ganyan ang sinasabi niyo na puro ganti. Alam niyo, kanina, naawa ako kanino kay Annabelle. Anong sabi ni Annabelle? Pa, tama na, tigilan niyo na ang pagiging. Pero kayo palagi sa, hindi. Hindi ko mapapayagan kasi itong si Roldan, masyado ang ginawa sa akin. Hindi naman po sa inyo ginawa eh. Kay Annabelle nga eh. Sana nakita nyo yung ginawang ganun. Kung kayo man po ay magkakaayos, huwag nyo naman po sabihin na lahat palaging may kondisyon. Ang pagmamahal po, di ba nga sinasabi natin, unconditional. Wala pong kondisyon.